Gaganapin sa Oktubre ang kauna-unahang barangay at sangguniang kabataan election sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM. Kaya naman ang Commission on Elections may hamon sa mga residente. Kung ano yan, alamin sa ulat ni Luisa Erispe. Kaya po ako humihingi ng tulong sa lahat. Pagtulong-tulungan po natin na mali ang persepsyon ng lahat ng nasa Maynila at nasa ibang parte ng ating bansa na magulo ang Bangsamoro. Ito ang hamon ng Commission on Elections sa mga residente ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa darating na barangay at SK elections sa Oktubre. Maging mapayapa at matiwasay ang unang BSKE sa rehiyon matapos ratipikahan ang Bangsamoro Organic Law noong 2019. Sabi ng COMELEC, naniniwala sila na kaya ng BARM na hindi magkaroon ng kahit isang election failure ngayong botohan. Yung 2018 elections, walang failure doon, 100% nag-function. Sa datos ng Police Regional Office ng Bangsamoro Autonomous Region, tinatayang nasa 81% ang areas of concern sa BARM. 32 rito ay mga munisipalidad at lungsod na posibleng mapabilang sa category red o grave security concern, 29 sa category orange o immediate security concern, at 36 yellow o areas of concern. Aminado rin ng PNP na tumaas ang crime rate sa rehiyon simula ng eleksyon. Pero dahil katuwang nila ang Philippine Army, kumpiyansa silang matutuloy pa rin ang mapayapang botohan. We'd like to inform you that ProBAR will now postpone the election as scheduled. We are aligned with the three divisions of the Armed Forces of the Philippines. Commitment from CSID muna that there will be an additional battalion coming from other regions na ilalagay dito. So yun yung importante, ma-cover natin yung personal requirement during the BSKE. Di naman naniniwala ang mga otoridad na magkakaroon ng impluwensya ang mga terrorist groups sa BARM sa eleksyon, pero babantayan nila ang mga rido o away pamilya sa rehiyon. Election-related incidents man ito o hindi, para hindi na tumaas ang krimen sa lugar bago ang botohan. Maghihigpit na rin sa mga checkpoint at pagpapatupad ng gun ban sa rehiyon. Samantala, nilinaw naman ng COMELEC na sa ngayon, wala pang election-related incident na naitala sa bansa. Sa 4 na naunang naitalang patayan tulad ng sa Cainta, Rizal, sa Datu, sa Libo, sa Maguindanao at sa Midsayap North, Cotabato, lahat ito ay hindi election-related incident. Bineberipika pa naman sa ngayon ang insidente sa Libon, Albay, kung saan isang barangay chairman ang binaril at napatay ilang minuto makalipas siyang maghain ng Certificate of Candidacy. Luisa Erispe, para sa bayan.